Good afternoon mga karapid. Ngayong hapon na ito sasabihin ko rin po sa inyo mga naging issue ko dito sa aking Rapid 150. Ang unang issue ko rito, paglabas ko pa lang sa kasa, ang napansin ko agad na problema niya, yung dragging. Ang lakas ng dragging niya, umpisa pa lang. Sabi ng mekaniko doon, normal lang daw yun, pero pagdating niya ng 500 kilometer mawawala na daw yung dragging. Yun ang una niyang problema. Kaya ang ginawa ko, pinalagyan ko ng groove yung kanyang bell. Yun, nawala naman yung kanyang dragging simula nung pinag-groove ko yung kanyang bell. Ang pangalawang issue rito, itong side stand niya masyadong nakatayo. Tumuwad niya ito kaya nagkaroon na siya ng gasgas dito. Ayan, tumuob na siya kasi nga masyadong nakatayo yung kanyang side stand. Kaya ginawa ko, ginarinder ko siya rito para medyo tumatag pa yung kanyang pagkakatayo. Ayan, matatag na siya. Pangatlong issue, itong front fender, masyadong malambot yun nandito niya. Pag nalulubak, kumakalampag siya. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng fiberglass. Tumigas na siya ngayon. Kaya kahit malubak siya ng malalim, hindi siya basta kumakalampag ngayon. Ito front fender na ito. Laging issue to ng mga Rusi Rapid 150. Laging problema itong front fender. Pangatlong issue ko. Ngayon, ang pang-apat naman po, itong shock niya. Masyadong malambot yung shock niya. Kaya pag may angkas ako, lalo na pag mabigat-bigat yung aking angkas, at nalulubak din ako, sumasaldak siya dahil napakalambot niya itong shock. Dalawa, binaklas ko na yan. Dinagdagan ko siya ng langis. Kaya ngayon, hindi na siya sumasaldak kahit mahams pa ako ng mataas-taas. Okay na siya. Ang panglima, itong headlight niya, bulb lang kasi yung kanyang bumbilya. Kaya sa gabi, pag binuksan mo siya, mahina. Halos hindi mo makita yung daan, lalo na pag kasalubong mo, malalakas ang ilaw. Okay naman siya, kaso ang ilaw niya, sabog. Makita mo man yung butas sa karsada, tutukan na. Malit ang chance na makailag ka dun sa butas. Kaya naglagay ako ng mini driving light. Kaya nasolusyonan ko na rin yung ilaw. Wala na akong problema sa ilaw. Okay. Ang pang-anim na naging issue, itong bearing dito. Umingit siya. Binaklas ko, saka nalagyan ko siya ng grasa. Kasi para siyang may daga pag umaandar siya. Pero ngayon, nung nilagyan ko siya ng grasa, nawala na. Kaya okay na. Yun pang anim. Yung pang pito, ito. Itong busing neto. Napakabilis niyang madurog. Lahat din ng may Rusi Rapid 150, laging ito ang problema. Ayan, napakabilis niyang madurog. Pero napalitan ko na yan. Nagpagawa na lang ako sa mga magawa ng busing. Kaya okay na rin siya ngayon. Ang pangwalo, itong gulong. Kung sakaling makaapa kayo ng pako, mahirap siyang baklasin. Tsaka ayaw gawin ng mga nagbo-vulcanizing kasi nga mahirap siyang tanggalin itong gulong. Bago mo siyang matanggal, marami kang babaklasin. Yan. Kaya kailangan maglagay kayo ng tire sealant. Malaking tulong yun. Kaya ina-advise ko maglagay kayo ng tire sealant para kung sakaling makaapa kayo ng pako, hindi na kailangan baklasin tong gulong nyo. Kung matatakpan din lang naman ang tire sealant yung butas. Yan ang pangwalo. Ang pangsiyam na issue ko, itong rear shock sa bandang kanan. Pag may angkas ako, kumakalansing siya ng malakas. Ang lakas ng tunog niya, rinig na rinig. Pero pag ako lang mag-isa, wala naman.
Ayun, sabi ng pinsan ko, nagpalit daw siya ng shock ng NMAX. Subukan ko daw ipalit. Tignan ko daw kung kakalansing pa. Kaya sa susunod na video ko, may ipapalit akong shock pang NMAX. Titignan ko kung kakasyari siya rito. Yun ang pansiyam. Ang pang-sampo, itong takip ng langis. Itong salinan ng langis niya. Masyadong malalim. Mahirap siyang buksan saka isara kasi malalim siya. Hindi mo siya basta magagalaw pag bagong andar ka kasi masiguradong mapapasok ka rito sa tambucho. Kaya maghihintay ka pa ng lumamig bago mo siya magalaw. Yan, masyado siyang malalim. Kaya mahirap siyang dukutin. Yan ang pansampo. Ang panglabing isa, itong ano ba tawag dito? Engine support beto o engine hanger. Dati naman wala siyang kumakalatok dito. Ngayon may kalatok na siya. Sinisilip ko naman yung kanyang busing, okay naman. Pero madalas na kasi ang pagkalatok niya ngayon. Kaya isang araw babaklasin ko rin siya. Ibabalag ko rin 'yon. Papakita ko sa inyo kung paano ko siyang tatanggalin. Saka para makita ko na rin kung alin ba rito yung nasira kaya siya kumakalutok na ngayon. Yun. Ang panglabing dalawa niya, yung belt. Hindi siya nakadulo sa torque drive nito. Kaya medyo mahina siyang ubarangkada. Kasi kumbaga sa sasakyan, nakasigunda ka na agad. Wala siyang premiera. Kasi nakalubog yung belt niya. Pero kung nakadulo siya doon sa torque drive, dagdag lakas, dagdag arangkada sa motor. Yun ang panglabindalawang problema ko rito. Kaya bibili pa ako ng bando belt daw para dumulo pa yung belt doon sa torque drive. Okay. Ang panglabintatlo, itong carburetor. Napakalakas niya sa gas, mga karapid. Sigurado ako nararamdaman niya yan. Gusto ko nga magpalit ng D-type daw po eh. Para tumipid ng konti. Pag-iipunan ko pa yon, pero papalitan ko din siya. Kasi napakalakas niya sa gas. Yan, panglabintatlo, itong carburetor. Labing apat, ewan ko lang kung nangyayari sa inyo to. Pero sa akin kasi, pag nagpepreno ko sa likod, pag nakahinto ako, nagbabibrate ng malakas. Ito, nanginginig itong buong katawan, itong buong ulo nito. Pag nagpreno ko sa likod, manginginig yan. Saka itong gas ano niya, meter niya, hindi accurate. Ang panglabing lima, itong bulsa niya rito sa kaliwat kanan. Wala akong mailagay, basahan lang na ilalagay ko. Kasi pag naglagay ako ng cellphone o kaya kahit yung maliit na mineral water lang at nalubak ka, sigurado mahuhulog kasi napakababaw niya. Nakakatakot lagyan ng mahalagang bagay, baka mahuhulog. Yan ang panglabing lima. At ayun na nga po, ang labing limang naging issue ko dito sa aking Rusi Rapid 150. Bukod naman doon, wala naman na ako ibang nakikita. Kaya okay na okay pa rin para sa akin. O paano po, hanggang dito na lang po ang video ko. Maraming salamat po sa inyong panonood.